Sa puntong to, mga kausapin natin si Captain Rosalito Senya, ang pinuno po ng Task Force Cavite na nangunguna dyan sa paghanap sa iba pang mga biktima ng pagkakabangga ng isang fishing boat. Magandang hapon po, Captain Senya. Magandang hapon po. Opo. Sa ngayon po, kumusta po ang search operation sa inyo pong ginagawa? Sa ngayon po, yung mga pong lumubog ay naialis na po namin sa may daang barko. At nailipat na po namin sa may tapat ng Ternate sa isang safe na lugar doon na hindi na siya masasagasa ako sakali man. At kasalukuyan doon siyang binabantayan pa rin na ating mga kasama sa Coast Guard at mga provincial task force. Opo, ibig sabihin ngayon na naiangat nyo na po at nadala sa may Ternate, talagang wala ng ibang katawan sa loob nito pong fishing boat na ito? Opo, dadala na po namin na Sir Gigi doon sana sa tapat ng Ternate at base ho sa pag-inspection nila kanina ay wala na hong nakita na bangka ito sa loob ng bangka. Opo, at yung pong paghanap na ginagawa, saan po ang focus ng inyo pong team sa ngayon? Sa ngayon po ay nanawagan na po kami sa mga bayan at probinsya na maaaring pagpara ng mga bangkay o baka sakali na mabubuhay. Na pagbigay din po kami ng number namin ako sakali at mayroon po silang makita doon na ipagbigay alam agad sa numero na aming ibinigay. Opo, opo. At sa ngayon na meron ba kayong deadline o araw na itinalaga kung kailan po ihinto na itong talagang mismo paghanap? Yung monitoring po namin para sa pagsesearch ay wala naman po kaming deadline. At sa ngayon po, ang isa na pinagtutuunan namin ay yung dalawa na nandito na habang iniintay na yung dalawa na bangkay na naiwan po rito, na habang iniintay namin yung mga pamilya ay kasalukuyan po ibinuro namin at tinasikaso dito sa bayan ng Naik. Opo. Maraming salamat po, Captain Rosalito Senya. At makikibalita po ulit kami si Captain Rosalito Senya po, ang pinuno ng Task Force Cavite. Maraming po salamat.